Ayaw daw panagutan ni chairman ang nabuntis niyang babae. Ganyang katindi ang isang kapitan na isinumbong sa inyong lingkod. Narito ang kwento. So dahil po dun sa 2K na inuutang niyo kay chairman, sa alagang 2,000 piso, lumabas daw ang tunay na kulay ng isang kapitan mula Tacloban, Leyte. Kwento ni Jewel D. Zita na isang single mother. Nangutang siya kay Chairman Alexander Bintulan ng Barangay 58, Yangfield, Tacloban, Leyte noong isang taon. Pero, imbis na maging normal ang transaksyon, may iba palang pakay si Cap. Okay, pinautang niya kayo ng 2,000 at ang naging kapalit ay sinext niya po kayo? Opo. Dinala po niya ako doon sa sa hotel. Sir lunch. Pero hindi po kami nag-usap na gano'n. Hindi ko po alam na doon niya po ako dadali sa lunch. Sumbong ni Jewel. Pinilit daw siya ni Cap na makipagtalik sa kanya. Pinula ko po siya doon. At nagpumilit po siya? Opo, nagpumilit po siya. Wala po akong nagawa kasi lalaki po siya, malakas po siya sa akin. Isang beses lang daw nangyaring insidente. Pero may naburaw agad. At nito nga Marso, nanganak si Jewel. Yun nga lang, ayaw panagutan ni chairman ang bata dahil hindi raw ito sa kanya. Tatlo ng anak niyan, iba-ibang lalaki. Pero, nang tanongin naman natin kung paano siyang nakakasiguro na hindi siya ang nakabuntis kay Jewel, eto ang kanyang sagot. Chairman, okay, kasi dinideny mo. Bakit isa yun? Nag-condom ka ba, hindi? Ay, hindi. Oh, baka anak mo, hindi ka nag-condom eh. Kung nag-condom ka, maaari, hindi mo nga anak. So, although, mali itong ginawa mo dahil meron ka palang asawa, nakipag-sex ka sa kay Jewel. Dahil ayaw mami ni chairman, isa lang ang solusyon para lumabas ang katotohanan. DNA test. Sasagutin natin ang DNA test para magkaalamanan na sa susunod na linggo kung anak nga ba ni Cap ang baby ni Jewel. Pero si Jewel, hindi raw maiwasang mag-alinlangan. Kasi po nung nagharap po kami sa women's desk, kumakampi po sa kanya yung mga tala doon. Tapos dinidiscourage po nila ako. Sabi po nila, yung DNA test daw po, pwede daw po mapalitan. Kahit pwede daw po yung buhok, hindi daw po sa kanya. Ma'am, akong bahala. Kung sino may nagsabi sa inyo, sinasabi ko na ngayon, gamitin niyo po itong statement ko, ignorante, bobo, yung nagsabing hindi totoo ang DNA test.